President Ferdinand Marcos Jr. has agreed to adopt hybrid rice to boost crop production. That's after meeting with SL Agritech Corporation and farmers from Central Luzon. Now, during the meeting, SLAC, a local firm engaged in research, development, and production of hybrid rice, proposed the conversion of 1.9 million hectares of rice fields to hybrid farms in 4 years. Based on the studies, the hybrid system gives a 41% better yield than conventional seeds. The company asserts the conversion will improve the income of farmers and help the country achieve rice sufficiency. Marcos, who is also the country's agriculture chief, says he will promote the shift by providing subsidies and facilitating loan financing to farmers. Joining us now for a reaction to the president's move is Rafael Mariano, the chairman emeritus of the farmers group, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Magandang umaga po, Kapaeng. Salamat. Magandang umaga, Nikki. At lahat po ng mga nanonood at tumusubaybay sa inyong programa. Opo. Unahin na po natin, ano po ba yung pinagkaiba ng conventional seeds natin o yung certified seeds kumpara dito sa hybrid seeds? Ano po bang pros and cons sa paggamit? Ang isang malaki pagkakaiba, Nikki, sa ating pong mga nanonood, nakikinig, pag hybrid rice seed, siyempre, kaiba dun sa inbred o certified seed. Kasi, halimbawa, ako magsaka, humingi ako ng foundation seed sa field rice, inanin ko. Halimbawa, ilang kilo, umanay ko ng 5 kaban. So, pwede kong parehistro yon at pwede kong gawing binhi yun. No? So, ganun, pwedeng taon-taon, tinganihan o taniman, nakapagtatabi ko ng binhi. Yung mga magkasaka natin, pwedeng nakapagpapalitan ng binhi. Pagka po hybrid rice seed, hindi po ganun ang mangyayari. Mm-hmm. Palagi kang bibili sa korporasyon kung sino may kirase ng binhi na hybrid rice. So ganun po yun. Saka isa pa, malaking ano dyan, concern, yung may tawag dyan, Nikki, yung erosion of genetic diversity. Sabihin, mm-hmm. iba talaga ako iba't ibang klase ng binhi. Kasi ang mga peste, ating pananim na palay, may iba't ibang ayun yun kakayahan na mag-adapt sa mga pesticidyo. Ano? So ibig sabihin, yung resistance ng pananim nating palay, yan, humihina yan kapag dumadaan ang panahon. So kaya kailangan patuloy na breeding and conservation ng ating mga iba't ibang klase ng bili. Ibig sabihin yan, pag genetic uniformity, isang klase o ilang klase ng bili, pag tinamaan niya ng peste, tinamaan niya ng sakit, tinamaan niya ng kung anong virus, talanta. Ibig sabihin, ano ba, 1.9 million hectares sa taniman natin ng hybrid rice seed. Di kong kada taon yan, magiging 3.8. Halos 90-95% ng irrigated rice areas natin sa taniman. Eh, mabuting-mabuti kung hindi, walang mananantang klase ng peste o sakit o virus sa tanim nating palay na ang magiging epekto ay malalanos. Sira. Yan yung karanasan namin sa Masagana 1990. Pinagtanim kami ng IRA. Ito yung binhi ng galing sa International Rice Research Institute. Tinamaan ng tungrovirus. Ay, lanot. Wala kaming inani. Eh, gusto po ba natin ganun ang mangyari? Kapag puro hybrid rice seed ang ating ipatatanim. Kung so, inutang pa yung pinanggastos. Di malugi pa po. Kayo po ay hindi sang-ayon dito sa na ito? Hindi kami sang-ayon na hindi ibig sabihin hindi kami sang-ayon na imbes wag na tayo magpatanim ng hybrid rice. See, ang sinasabi namin, wag lang iisang klase o mangilang-ilang klase ng binhi ng palay natin. Marami naman tayong improve inbred varieties ng palay, no? At yun nga, ang isang malaking kaibahan pag inbred certified seed, kumuha ka ng foundation seed, tinanim mo, nakakuha ka ng ilang kaban, pwede mong gawing binhi yun. Dito sa hybrid rice, hindi pwede yun, Nikki. Hindi mo pwedeng itanim muli. Kailangan bili ka ng bili. Eh gusto ba natin iisa lang o mangilan-ngilan ng may monopolyo ng binhi ng palay sa ating bansa? Yun yung aming punto. So, ngayon, kung taas nung ani, eh wag na natin masyadong hangarin yung tataas ng higit sa 7-15 tinolada kada isektarya. Yung 4.8 million hectares po natin na hybrid harvested area natin for rice, mapaakyat lang natin, Nikki, kada sa hektarya ng 5 tinolada hanggang 6 na tinolada, kayang-kaya natin higit maabot yung food cultivation natin.
rice agri. Hindi natin kailangan mag-import. Palakasin lang po natin yung local rice production natin at magparami tayo ng mga klase ng binhi ng palay. Tuloy-tuloy lang yung breeding at conservation yan at pagpapaunlad, yung seed improvement kung tinatawag, ay maraming options, maraming choices ng ating mga magsasaka. Kasi ang kaming magsasaka, ang nakakakita, aling klase ng binhi yung matatag, hindi madaling bumapa, yung hindi susceptible to lagging, resistance siya, matitigas yung kanyang mga katawan at hindi kaya kaagad pasukin ng masakit. So yan yung ano, yan yung basihan ng aming concern at pagtutulyan na yung 1.9 million hectares natin tinatanim ng palay ay palitan natin lahat ng hybrid rice. Balik ka pa, kung kayo po ay tatanong, hindi naman tayo nakakaranas ng shortage ng rice dito sa Pilipinas. Hindi naman po, kumbaga, hindi naman po nanganganib yung supply natin ng palay. Hindi, hindi, Nikki. Ang mahalaga lang, malinaw yung pulisiya ng gobyerno. Halimbawa, ang ating pulisiya ay national food production tayo. Staple food natin, bigas, kanin ang kinakain natin. So, ipatupad lang yung declared state policy to promote food self-sufficiency. May apat tayong batas dyan, Nikki. Paalala ko sa mga nasa gobyerno, sa gobyerno ng ano, Marcos Jr., sa mga tiga-DA ngayon, di ba? May apat po tayong batas. Yung Pre-Irrigation Services Act, yung Magna Carta Small Farmers, yung paragraph 4 ng Declaration of Policy ng APMALO at ng Declaration of Policy ng Organic Agriculture Act natin, Bill 11501. Pag binasa po natin yon, malinaw ang declared state policy to promote food self-sufficiency, hindi food import dependency policy. Kaya po natin likhain yung sa sapat na kantidad o higit pa yung pangailangan pang konsumo, pagkain butil ng ating bansa. Hindi po natin kailangan pumasa. Pag-angkat, hindi tayo dapat pumasa sa pangdaigdig ng pamilya. Kaya-kaya po natin tugunan. Ito pong pag-shift natin sa hybrid, ibig sabihin po, mas mag-i-import po tayo dito ba? Hindi po natin kailangan mag-shift at palitan yung klase ng binhi natin na tinatanim ng ating mga magsasaka sa 1.9 million hectares natin. Kung ano po ang nakatanim dyan, maraming klase, paunlarin natin yung klase ng binhi na yon. Kasi po ang peste, nakaka-adapt yan. Merong adaptability po yan. Yung efficacy ng anumang pesticide yung ginagamit, nakaka-adapt po dyan yung mga peste. Kaya kailangan natin improve yung genetic characteristic ng ating ano, kailangan po diverse. At yung pong ating mga magsasaka ay pwede at maaaring makapagtabi ng binhi, makapagpalitan ng binhi, at makapagpaunlad ng binhi. Kasi ang klase niyan na Nikki, pag yung magsasaka natin, mis na nagtatanim, may iba't ibang klase ng panangin. Pwedeng tanongin ng gobyerno, ano bang klase ng genetic performance ng inyong tinanim na binhi? Ganito po, maganda. Ito pong klase ng binhi na ito, ang ating pang paunlarin. Kailangan na state improvement, genetic improvement. Huwag din nakakatulungan yung gobyerno at magsasaka natin. So, mahirap po na isa o mangilang-ilang klase ng binhi. Dapat po makausap din po yung mismo kayong mga magsasakan. Ikapaing, bali, si President Marcos po, may plano naman po gumawa ng programa para po ma-promote yung masuportahan po yung pag-subsidize, loans po sa inyong mga rice farmers. Paano po ba niya dapat gawin to? Unang-una, malinaw yung programa. Halimbawa, sinabi mong ang ating programa ay ano tayo, food production tayo to attain food self-sufficiency para may talagang yun ang magtitiyak si Nikki sa magkaroon tayo ng stable and sustainable food security para sa bawat mamayang Pilipino. Pero kung walang operational strategies, ano gagawin yon, no? At ito pang ini-introduce nito, adoption of hybrid rice seeds sa 1.9 million hectares, kami po, sasabihin na namin ngayon na mabuti kung hindi mangyayari yun na nasa po natin mismo may pinagtanim ng IRA ng IRI. Sabi ng maraming magkasaka namin dahil dyan sa pagtatanim na yan at kairi-iri kami sa hirap. Dahil nga sa unang tanim namin tinamaan ng Tungro Bayro. So wag po sana mangyari yun. Pag dalawang, kumbaga, i-reconsidera.
ni President Bongbong Marcos Jr. yung ganong anunsyo, i-adapt niya yung hybrid rice. Bali, kung alimbawa nga, ito, no? Kasi meron naman po at ang mga, meron po bang mga lugar sa Pilipinas na currently gumagamit na rin ito? Hybrid rice. Tapos, pwede po ba itong gamitin sa buong Pilipinas? Meron na, Nikki. Sa amin lang probinsya, sa mga major producing provinces natin, sa amin sa San Maybesiha, marami rin nagtatanim ng hybrid rice. Ayoko lang banggitin yung mga anong mga pangalan, no? Kaya lang, pag pantang tagulan na, ang preference na rin ng mga magkasama natin, hindi tumadaming magkasama natin, hindi hybrid rice. Ang tinatanim, certified seeds. Meron tayong iba ibang klase. Bimili magkasaka natin. May yung 160, 218, 216, kanyan. Meron yung kananiwang klase. No, ay naglalaban ngayon sa hybrid yung SL8, saka yung Longpin, 97. Dumarami na rin. Pagtag-araw, during dry season crop, mas trip nagdumadami yung mas gusto nila, yung hybrid rice, A97, Longpin, hindi yung SL8. Kaya ano ba ang mangyayari? Yung bang 1.9 million hectares na yon puro SL8? O kaya naman hybrid rice na Longpin? So kailangan malinaw yan. Kung may nagtatanim ako ngayon na maganda naman naging ani ko, 160, 218, 216, o kaya naman, triple 2, na mayroong ganyang klase ng pinhiniki, ano ibig ko na sabihin? Makakakutang lang kami, makakaresip-tanggap lang kami ng subsidyo kung papalitan namin itong aming tinatanim na hybrid rice varieties with hybrid rice. Baka mahirap po naman may ganong subsidyo. Dapat po talaga malinaw lahat ng yan. Natin, sa ating mga magkasaka, isa pang magaganda makaabot na rin sa mga officialist ng Department of Agriculture, kay President Bongbong Marcos Jr. Paano, ano na nangyari? Doon sa yung sobra, excess na sa collection ng rice tariff noong 2020, may 1 billion pa po kaming nalalaap na pag-alaman doon, yung collection ng 2021, dapat may 8.9 million billion pesos na dapat na pumahagi na, hindi pa natin nakukwenta, ilan ba yung excess sa 10 billion pesos collection ng rice tariff para sa 2022. Eh dapat pong pabilisin yung distribution yun sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance. Yun lang. Kung ano na sana yung dapat meron yung magkasaka, dapat dumarating sa tamang panahon. Hindi yung atrasado. Opo. Pero meron din po kasi tayong mga study na ginawa ng DA, tapos ng LGUs, nung nakaraang 2 taon, na yung hybrid system nga daw po gives 41% better yield sa kumpara sa inbred conventional seeds. Tama yun na sasabihin nila mas mataas yung money, yung hybrid rice seeds natin kesa doon sa inbred registered or certified seeds natin. Pero yung nga sinasabi natin, meron din namang nakakakuha sa inbred ng 6 tons, 8 tons, meron pong naaka 10 tons. Kaya anhin natin yung paakyatin natin ng 7, higit sa 7, 15 tons. Bubuhusan mo yan, Nikki, ng chemical fertilizers and pesticides. Hindi po pwedeng. Kailangan merong sapat na tubig yan. So, hindi lahat ng, lalo na yung mga unirrigated areas natin, walang patubig, hindi yung makapagtatanim ng hybrid rice yan. Pagtag-araw. So, kaya puro, meron tayo, sabi ng NIA, meron tayong 2 million hectares na irrigated areas. Abay, kung 2 million hectares irrigated areas natin, rice areas natin, 1.9 million yan, abe halos 95% ng ating irrigated rice lands, puro hybrid. Ngayon po ang concern namin yan. Hindi po, kahit po sa buong mundo, sa iba't ibang bansa, kailangan diverse ng ating rice varieties. Hindi may ganyang genetic uniformity. Yun po ang ating sinasabi. Mataas yung money, kung inbred varieties pa, tatanim, certified seed, conventional, sinasabi. Tatanim, mapapaakyat natin 5 tons, halip na 3 or 4 tons per hectare, 6 tons, 7 tons, pero inbred pa rin. May iba't ibang klaseng pwedeng pamilihan yung ating mga magkasaka. Kasi po, magkasaka nakakaalam po anong klase ng piniyak, ang tabi, sa kanyang taniman ng palay. Ano po, hindi, nasa kanila po yan eh. Kasi bakit? Kung ano po ang aming inutang sa mga usurero,
pinautang kami sa bangko, eh sino po ba magbabayad noon? Kung halimbawa, pumartos kami sa ani, magsasaka pa rin. So, kaya po, dapat nga natin mas gawin pang more diverse ating saka dapat nga po, malinaw ang totoo po yun. Mga panuntunan. Mas mataas ang ani kung hybrid rice. Pero ang tanong nato, hindi po ba makakamit kanya ang kung mapaakit lang po natin yung 4.8 million hectares na yun, 5 tons, 10 tons, 6 tons, kaya na po natin kunin yun. Okay na po yun. Okay. Self-sufficiency level natin, meron pa tayong magiging reserva for another or good for 3 to 6 months. Kapaeng. Opo. Tama. Kapaeng, maraming salamat po sa oras nyo. Please stay safe. Maraming salamat po. Sana nakikinig at nanonood yung mga Department of Agriculture, yung PhilRice, at yung pong Malacanang President Bongbong Marcos Jr. Para ma-reconsider na po niya. Magandang umaga po ulit at ingat kayo. Kung naging patakaran, i-reconsidera at kung ano po nararapat, no? At na makabubuti kapag papataas ng ating ani to achieve food self-sufficiency, to attain stable and sustainable food security for every Filipino. Maraming salamat, Vicky. Maraming salamat din po. Ng umaga po, isang malusog na araw po sa bawat isa. Mula po sa Kilusang, magbubukid ng Pilipinas. KMT.